Samantha, here she is. Mm-hmm. Come in. Grabe laki. I told you. This house is palatial. Oh my gosh, Grasha. I told you to remove the pictures, right? Pasensya na, Miss Samantha. Nakalimutan ko. Ano? Anyway. Welcome to my room. Dami mo na mga alahas. That is my jewelry collection. Ako ang gumawa ng lahat ng yan. Up, up! Anna, be careful. Those are expensive. But go ahead. Ituro mo lang kung sino yung gusto mong isuot tonight. Sino? Mm-hmm. Well, there's George, Steve, Tyler, Archie. May mga pangalan yung alas mo. Of course. Because to me, crafting a jewelry is like making love. I give my heart and my soul into it. That's why every piece is special and unforgettable. Especially my favorite piece. And this is Miss Samantha's favorite. Ganda nga. Eto na naman pangalan nito. Si Gael. Oops. I'm sorry. But I hope you don't mind. Because I'm wearing Gael tonight. Ako lang. Alas lang naman yun eh. Okay then. Let's fix you up. Sit down, Anna. You're not nagka-keratin, no? Keratin? Sino si keratin? Hindi na kilala. Ano? Well, keratin is a hair treatment. Because your hair looks dry and dull and frizzy. I don't think kaya na suklayin lang natin siya. Hindi. Huwag mo nabalayan to. Kaya ko naman to. Ako na lang mag-ayos. No. Don't bother. That's why Grasha's here. Grasha will take care of you, right? Ako? Alangan naman ako. Ako nga. Ako ang mag-ayos. Okay? Good. Well, don't worry, Anna. I will make sure that you will look great tonight. Samahan, salamat ah. Kasi nung una aminin ko, akala ko kasi mataray ka eh. Pero ngayong nakikilala na kita, mabait ka naman pala. Well, you also look nice and kind. You know what, Anna? Given a different circumstance, I think we can be friends. Maybe like sisters? Alam sa katunayan yan, naalala ko sa yung kapatid ko. May kapatid ka? Oo. Kaya lang nagkahiwalay kami. Ikaw, may kapatid ka ba? Wala. Only child ako eh. And I like it that way. Because you know what, Anna? If there's one thing that I hate,
ayoko nang may kaagaw. Talaga ba? Alam mo, diyan ka nagkakamali eh. Masaya kaya magkaroon ng kapatid. Kami nung ate ko, close na close kami nung lagi kami magkasama nun. Sa lahat nga, lagi ko yung sinasamaan, di ko iniiwalayan yun eh. Lagi ko pong pinagtatanggol yun. And here it is! Oh, ito yung susot mo, Anna. Personally handpicked by me. Yan? Mm-hmm. Sandali lang, sobrang ganda naman ito. Nakakahiya. Ano ka ba naman? Don't be silly. That's just a simple dress. And hihiramin mo lang naman, di ba? Hindi mo naman aangkinin? Go ahead. Fit it. Grasha, show her the dressing room. Yes, Miss Amalfa, I'll take care of it. Kailangan matens dahil ikaw yung pinakamagandang babae dito sa party. At kasama ba yung pinakagwapo sa party? Sa party lang? Ah, okay. Sige, pinakagwapo sa buong universe. But seriously, I'm so lucky to be standing beside you this evening. Shall we? Kanang kabahan. Teka, pakilala kita. By the way, si Mara, si... Dinala yung babaeng yan dito. Inimbitahan mo pa sa sarili mong party. I mean, what's up with you? I'm just getting back what's mine. Pagkatapos ng party na to, wala nang mukhang iaharap ang babaeng yan. Tayong seating arrangement. Doon po kayo, and Anna, I believe you are seated here. Okay? Gracia, you know what? I'm sure Sam will understand. Sige.
girlfriend ko si Anna. Hi, hello. Great party. Thanks, it's actually Sam's party. Oh, yeah. Ben, meet my girlfriend. Hi, how are you? Ano naman ang girlfriend? Need to go. Okay, sige. So, gano'n na kayo matagal? Hello, Anna. Hi, Miss Ojeda. Is everything okay? Opo. Meron ka bang gustong sabihin? Napansin ko kasi kanina ka pa nakatingin. Wala, wala naman po. Are you sure? Opo. Ma! Gael, I was just saying hello to Anna. You look so beautiful, Iha. Salamat po. Gael, hindi mo dapat iniiwan mag-isa si Anna. Hindi pa niya gamay ang crowd. Is everyone treating you nice, si Anna? Opo. Good. Sabihin mo lang sa akin kapag merong hindi nagtrato sa'yo na maganda. I will put them in their place. Ma, I'm sure Anna's fine. But thank you for your concern. Of course, concerned ako. Girlfriend mo si Anna. She's part of the family now. At ang pamilya, pinoprotektahan ang isa't isa. Diba, Anna? Opo. I'll see you later. Kaya naman ako katang tato. Actually, hindi pa masyadong gutang. Kung ano siguro ako may inyong. Hindi, okay lang ako. Kaya kumain ka. Anong gusto mo? Hindi ko alam kung ano ang gusto mo mangyari, Anna. Pero wala kang lugar sa mundo namin ng anak ko. Makakasira ka lang sa lahat ng plano ko para sa kanya. Hindi ka rin magtatagal dito. Sisiguraduhin ko yan. Bakit ka ba nag-aalala? Sana hindi mo pinayagan sa Anna yung umalis. Ayoko na namang ganun na eh. Ngayon ko na nga lang nakitang masaya si Anna eh. Eh, nag-aalala lang ako. Alam niyo namang hindi maganda yung kinalabasan ng pinakilala ni Gael si Anna sa pamilya niya eh. Lalo pa ngayon, papakilala siya sa lahat. Kasama ni Anna si Gael at alam kong aalagaan ang anak mo. Naninibago ka lang kasi dalaga ng anak mo at may boyfriend na. Anak, aminin mo, natatakot ka ng susunod niyan. Mag-aasawa na si Anna. Ay, bilis ng panahon na yun, no? Noon, bili ko lang siya ng paborito niyang banana ko. Masaya na siya. Ngayon, iba na nagpapangiti sa kanya, iba na nagpapasaya sa kanya. Anak, ganyan talaga. Hindi sa habang panahon, sa atin iikot ang mundo ng anak mo. Yun din ang nararamdaman ko nung mag-asawa ka. Ngayon may pamilya ka na, nandito pa rin ako. Kasama mo. Kaya naman, eh. Siyempre naman, Nay. Alam niyo naman yung anak niyo. Forever nanay's boy. Ha? Forever nanay's boy. Diyan na ba, Mr. Marta? Hey, girls! Come on! Let's dance! Kaya dito! Anna! Come on! Dance! Hira po na! Hey, Anna! Ali ka na! Sorry ka na dito! Come on! What dance? Are you dancing? No, you know I don't dance. Come on, Nats!
Ana, gagawin natin yung paraan para hindi lumabas sa media ang mga yan, ha? Aksidente yung nangyari. Aksidente nga ba? Ana, are you okay? Sinadya mo itong nangyari. What are you talking about? Kayong dalawa na assistant mo, sinadya mo ito! Ana, calm down. Hindi, sa kanila nagalit yung damit na ito, eh. Nakita ko kayo kanila noong paraan ako pinagtatawanan niyo ako. Gael, this is ridiculous. Samahan ka, ito ba yung dahilan kung bakit mo kinaibigan, ha? Para ipahiya mo ako ng ganito? Sam! Totoo ba? What? No, of course not! Why would I even do that? Ha, Gael? Gracia! Hindi totoo yan! Paano makagawa ng Samantha yan? Naghahanap lang naman masisisi yan si Ana. Napalabas silang masama si Samantha. Gracia, alam mo yung totoo. Huwag mong balik na rin yung kwento. Can you guys not make a scene? Ha? Nakakaya! Ano ba nangyayari dito? Nothing, Mom. It's just that Ana is upset. Sabi niya na kami daw ni Gracia yung dahilan kung bakit nagkaroon siya ng wardrobe malfunction. Iniisip niya na sinadya naming dalawa yun. What? Are you out of your mind? Gumagawa ka ng eksena tapos yung anak ko ang pagbibintangan mo? Grabe ka! You know what, tita? Aalis na lang kami. Mabuti pa! Iba na yung girlfriend mo? Nakakaya o may mga bisita? Magpapaschedule ako ng press conference very soon, ha? Ihanda mo na yung testimony mo. I'm having a legal team look at it. I'm having my PR team look at it. So, handa ka na kaya bukas? Senator, pasensya na, ha? Pero hindi ako papayag, eh. Bakit na naman? Gusto ko lang ako kasi talaga makasigurado. Gusto ko magsasalita lang ako pag may matibay na talaga tayong ebidensya laban kay Salvador. Yung talagang wala na siyang lusot. Celeste, kulang na tayo sa panahon. Hinihintay na ng lahat ang expose ko. Ngayon, pag nailabas na natin ito sa media, edi pulis na mismo mag-iimbestiga. Pero, Senator, kilala naman natin si Salvador. Ang dami-dami niyang koneksyon. Hindi naman natin pwedeng basta na lang ipagkatiwala kung kani-kanino yung paghanap ng ebidensya. Okay, pagbibigyan ko kayo, ha? Kukuha tayo ng investigador para tulungan kayo. Sen, hindi na po kailangan. Kami na po gagawa niyan. Ano? Di ba sinabi ninyo, mahirap magtiwala? Bahala na kayong mag-usap. Pero ang importante ay bilisan ninyo. Alam ni Salvador na may alam akong tungkol sa kanya. At siguradong gagawin niya ang lahat para pigilan ako magsalita. Ana. I'm sorry nangyari ito sa'yo. Ano ko ba, huwag kang mag-sorry. Wala ka na makasalanan doon sa nangyari. Ito. Ana. Balik mo na lang kay Samantha to, tapos pakisabi na lang to damit. Susoli ko na lang. Ana, ako ang nagdala sa'yo dito. Kundi dahil sa akin, hindi gagawin sa'yo ni Samantha to. Gael, hindi ko alam kung kaya ko pumabuhay sa mundo mo. Susubukan ko naman eh. Kailangan ang hirap. Hindi ko akalain na ganito ka pala kahirap mahalin. Ana. Ana, huwag mong sabihin yan. Hindi naman sila yung makakasama mo. Ako. Ako ang karelasyon mo. At kung hindi mo kayang mabuhay sa mundo ko, ako ang mabubuhay sa mundo mo kung kinakailangan. Sama lang kita. Thank you, Ana. Nandito lang ako. At habang nandito ako, walang mangyayari sa'yo. Ha? Hindi kita pababayaan. Thank you.
dinabalik mo yung sasakyan. Bakit? Basta ibalik mo na! Hello? Hello? Senator? Oh, yeah, Celeste. Meron isang tao na papunta dyan sa bahay niyo eh. Mag-iingat kayo, ha? Sino? Hindi ko alam eh. Basta umalis na kayo dyan. Ha? Hello? Senator? Hello, Senator? Hoy, anong oras na? Ali-late ka? Ito na tayo. O, tayo na ako, ha? O, sige, mag-iingat ka, ha? Ito tayo, ingat. Sige na. Ate, love you. Sige. O, Ana, hindi na kita na malayang kagabi, ha? Ay. Kadarating lang ng balitang ito. Natagpo ang patay mula sa tama ng bala si Senator Dick Reynoso kagabi. Lumalabas sa initial reports na pinagbabaril sa Senator Reynoso sa sarili ng bahay sa Quezon City. Grabe. Sikado na talaga yung panahon ngayon. Ano na nangyayari? Ayon sa mga pulis, walang senyales ng forced entry sa bahay. Kaya malaki ang posibilidad na kilala ng biktima ang pumaslang sa kanya. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa insidente. Dapat iligpit na yung kalat na yung si Reynoso bago pa man siya makapagsalita. Ana,